So ayan mga kalaot, nandito na kami sa fishing supply dito sa Santa Cruz ng Balay. Ayan, ito yung mga net. Dito kami bibili ng aming mga gagamitin. Mano-mano yung ito. Magandang araw sa inyo mga kalaot. Welcome ulit dito sa aking channel, Billy Elise TV. So ngayon, pupunta kami ng Santa Cruz Zambales para bibili ng lambat. So yung lambat na ating bibilhin mga kalaot, gagamitin natin para sa ating fish bin. Yan, so magpapatayo po tayo. Siguro by next week, start na ipapatayo yung mga kawayan ng fish bin natin. So ngayon, pupunta kami doon para bibili ng lambat. Sa mga nagtatanong about sa fish bin, kung magkano yung puhunan, magkano yung kita, kung magkano yung magagastos kapag magpapagawa ng fish bin, sa mga nagtatanong, ito na po yung sagot nyo. I-vlog ko po, i-video ko po isa-isa yung pagbili namin ng mga materyales para sa aming fish bin. Let's go! So ayan mga kalaot, nandito na kami sa fishing supply dito sa Santa Cruz Zambales. Ayan, ito yung mga net. Dito kami bibili ng aming mga gagamitin. So dito maraming fishing supply mga kalaot, mga lambat, ganyan. Isa sa'yo bilhin? Ilan ba yung kailangan? May isa lang ah. Oo, isa ah. Dito, maraming fishing supply dito. So, kukuha tayo ng isang piraso nito. Isang rolyo. Di-itali pang paris-ris ngayon, kilis, Dev. Ito. Ito. Ano to? Magkano yung dosi? 700. Wala nang tawad? So, ito yung gagamiting tali sa net mga kalaot. Ito. Pero wala nang available na kulay orange, yellow. Kulay black yung meron. So bibili rin tayo nito mga kalaot para sa para kay mama. Ayan, nagpabili rin siya kasi nagpasabay siya para sa panglambat ng flying fish borador. Ayan.
So, tatlo yung bibili nating lambat na ganito. Tatlong rolyo. Dalawa para kay uncle ko, tapos isa para sa atin. Pero wala nagmitaw siyan. Ay, hindi 200? Oo. Wait, magkano to yung ganito? 100 meters to ate. 200 meters siya. 200 meters, isang per. Parang naman ang mga ano. Yan o, daming tali dito. Ipabuhat mo na lang yung kanya. Ito na yung mga gagamitin nating panalo. Ito yung para sa flying fish. Para sa lambat ng pang flying fish. Pang huli naman to. Ito na yung para sa ating lambat sa fish fin. Wala yung nakaganon. So, ah, wala. Ito na lang mga kalaot. Yung number two, bibili tayo ng ganito para sa pangtahi ng lambat. Gagamitin doon. Ilalagay ito sa lambat. Tapos ito yung gagamitin na panahi. Pantahi. Ano? 65 yun. Number 12. Ay! So ganito rin. Pareho rin yung green na nandun. Yun lang naka-roll yun. Ito naman nakapabilog siya. 70 mo na ito yung 65. Sino na ito? Kita mo? Ah, ito yun ah. Bal. So, hindi na natin kukunin yung kulay green doon na naka-roll yun. Yung ganito na lang yung bibilhin natin mga kalaot. Na panahi. Ay, Tan? Uwe. So yung lambat natin ito. Last na yan na lambat. Tatlo. Tatlo? Sabat. Ito na. Hindi na bawat. So by the way mga kalaot, yung ikakarga nating isda sa fish pin natin malaga. Then after nung malaga, bangus naman yung isusunod na ikakarga natin. Okay, stop. Baka madadamit pa? Yo? Kasi gamit siya, ano? Eh, ano mo ako? Helen, pero okay. Ayun o, ayun. Size 12 to mga kalaot. Dalawa lang. Wala na? Wala na doon? 14 yan eh. 14? 14 miss. 14 miss yung meron mas mataas ang price nun. So, dadalawa na yung stock nila. Ayan. Bali, tatlo sana sakto sa kukunin natin pero may mga damage to. Pero okay naman na tahiin. Pwede ito yung nagtugtungan. Tantan, nakunit dun. No, alam mo, ito di pabawasan. Uwa, pangtahi. Kahit pabawasan mo na lang yan. Kuya, may bawas daw to kung may damage. Namin, kuya, may bawas daw to kung may damage. Oh, oh, oh. Sige. Oh, magkano doon ito? Oh, magkano yung bawas. So, babawasan natin ito mga kalaot. Yung price niya. Kasi nga, may damage, no? Kasi kung same price din dito, talo tayo. Lugi tayo. Mano amin? Yung lumba. Ate, pakihiwalay yung ano ito, nito ah. Itong dalawang rulyo na hiwalay. Magkahiwalay yung resibo niyan. Hello po, kuya. Ako po, sa laki po po ito, kuya. Yung ano, 414 po na ano. Dalawa din. At saka isang po ang rulyo lang. Sa lambat. Di ba sa lambat? Siguro ni Bayaw po. Sino Bayaw? Mas ikaw. Ah, positive
Pasko. Yan, nagbabayad na tayo ng dapat mga kalaot. Oh, may isa po dito, sir. Pasko. Ay, may kabisado, no? Hindi, nandun sa kundigan nila na. Video mo pa, ya? Ethan, pakicheck na po. Ayan, so nagbabayad na tayo mga kalaot ng lambat natin. Thank you. So, ito na yung resibo ng ating lambat. Ayan. Bali, 15,250 lahat. Ayan. Kasama na yung panali. So, itong isang resibo, kay mama naman to, yung pinabili niya, 2,800. Yung dalawang rolyo na tali para sa paris-res, para sa lambat na panghuli ng flying fish. Ito na yung mga lambat. Ito na yung mga tali. So ayan mga kalaot, nandito na kami, nakauwi na kami. At ito na yung mga nabili naming lambat. Ayan. Bali, ayusin pa tong lambat. Ayan, ilalagay yung kanyang mga tali, itatahi dito sa lambat. Mga 1 to 2 days yung labor nito. Nitong lambat. So habang hinihintay natin yung kawayan, gagawin na ni Uncle Step itong lambat. Ayan. Wala pa yung mga kawayan na in order namin. Bali, ilang peraso din, Uncle Step? 45. Sa isang fish pin, 45 na piraso na kawayan yung magagamit. Kaya yung sa akin in order namin is 55. Kasi medyo lalakihan natin yung kubo-kubo ng fish pin natin para kapag mag-vlog tayo, magluto tayo, medyo maluwang, komportable tayo. Bagkatin natin sa ong. Video card ka na. Ako mag-video pa yung pinag-card. Ito na ba? Kumuha. Ayan mga kalaot, ito na yung aming mga lambat, naka ayos na siya dito. Bali, bukas ayusin ng Kilisep. Bali, bukas niya ilalagay yung mga tali
At syempre ibibideo natin at ibablog natin mga kalaot kung paano ayusin or itahe yung lambat ng ating fish bin. So bukas, see you bukas mga kalaot. Magandang araw mga kalaot. So ayun, nagsisimula na sila ang kilistep na gawin yung lambat natin. Bali, nakapagsimula na sila. Ito, meron na siyang tali na itahi na yung tali. Ito. Sige. Uy, chamba! Ayan sila, Kuya Angel, mga kalaot, yung kasama nating lumaot nung nakaraan. Talakitok, pambihira. Ito yung huli na lang pusit. Talakitok. Pa-video nga sa akin, pang profile ba? Yeah. Okay na. So ito yung huli nila mga kalaot, oh. Sayang hindi tayo nakasama sa kanila. Nakakuha sila ng talakitok. Yan yung mga kusit. So next time na tayo sasama sa kanila mga kalaot, dahil busy pa tayo sa ating mga kagamitan, pagpapayos ng kagamitan para sa ating fish bin. Ayan, ito na yung ating lambat. Bali, nasimulan na nila kaninang umaga mga kalaot. Nahuli ako nang dating kaya hindi ko na video nung nagsimula sila. Ito, dinalagyan na ng tali. Inka mga talakitok ka. Merienda time. Ayan si Nang Sisil mga kalaot. Grabe talaga, galing ah. Ganito yung proseso ng pagkabit ng pagdugtong ng tali sa lambat. Yung purpose nitong tali mga kalaot, ito yung isasabit sa kawayan. Ito yung panali sa kawayan para hindi bibigay itong lambat. Kasi kung walang tali naman itong lambat, hindi mo maisasabit sa kawayan to. Yan. Yan o, pinapasok yung tali sa mga butas sa gilid ng lambat, sa mga mata niya sa gilid. Mano-mano yung paggawa ng mga tao. Depende yung tagal nito sa paggawa mga kalaot, minsan umaabot ng 2 araw. Depende, kapag full time naman, kaya siya ng 1 araw na gawin. Syempre may bayad din, may labor din yung paggawa nila ng lambat. Hindi pwedeng libre, ikaw ba naman magtahi ka ng lambat. Napakahirap gumawa ng napakahirap magtahi ng lambat. So mamaya mga kalaot, matatapos daw nila ang kilistep mamayang hapon. Ayan, dahil hindi naman sila busy, kaya nilang tapusin ito ng 1 araw. So ito mga kalaot, bali yung bayad pala sa labor, no? Nasa 3.5. Depende sa luwang ng ating lambat na ipapatahi sa kanila. 12 meters by 15 yung luwang nitong ating lambat. Square meter yon mga kalaot. Yan. So, kaya napakahirap niyan. Mano-mano eh. Modip pa. 8 to 7. Magandang araw mga kalaot. So, ayan, tapos na nila ang kilistep, yung pinatahi nating lambat sa kanila. Ngayon, tutupuin na namin. Yan. Tutupin na. Ang gagawin sana mga kalaot, no, diretso tupi na sa diretso ilagay na sana dun sa fish bin. Kaso ang problema, wala pa tayong kawayan, kaya tutupin muna natin to. Hindi pa kasi dumating yung order natin na kawayan, hindi pa nakapagpatayo doon ng mga kawayan, kaya tutupin muna to. Yan. Ito na yung labas ng ating lambat. Ito na yung mga tali na ginamit, oh. Naidugtong na, naikabit na sa lambat.
Gimanugang na. Ito sa Rodrigo Asher Jai. Tapos natanong niya na hanggang sa ba? Ito, ta. Mabuti na positive yung umid sa rato niya. Dito ay dapat may i-release amin dahil ito ramdama. Meron pa eh. Dapat yung mga uri pa na ito. Uri basit na ka. Dapat yung ipapwa. Basta yung quarantine ta. Ta? Yay. Abok pa yun lang. Nag-lockdown yung sa grupang. Di. Wa. Manugan natin. Milig pa na ito. Nagpanatang tasta, nagpa-swap, nagpa-rapid test, positive. Tata yung quarantine ba? I-swap test damanan. Kalawangin tayo. Sayang, diretso na sana nating ilagay mga kalaot. Ayun nga lang yung problema, wala pa talaga yung kawayan natin na in-order. Ma'am, bonje resulta. After na maipatayo doon yung kawayan mga kalaot, ikakabit na natin to. Kapag nakabit na, mag-order na tayo ng isda na ilalagay dito. Malaga or samaral yung ilalagay. Kaya pa, Song? Kaya na. Alagang beauty lab eh. Sige, lito ko pa-reserve kasi sila. Bili. Sige, Song, dito mo. Sige. Yun. Pasiyat ko. Kirim kay Dayan. Why? Pagtunga na tayo. Baban niya, Song. Tanong mo motot. Ano mo motot dito, Ang Chris? Ha? Hindi mo motot dito. Dalawa. Saan? Hindi nga ito bilog. Ututin sa buta, ha? Hindi nga ito bilog. Hindi nga ito, ha? Tinga to bilog. Ito na yung lambat natin mga kalaot. Yan. Pansamantala dito muna natin ilalagay habang hinihintay natin yung kawayan na dumating. Dito muna natin ilalagay itong lambat natin. So ayun lang mga kalaot, see you ulit sa next update ng pagpapatayo natin ng fish bin. So huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel, Billy Ailisi TV.